Hi guys! Welcome back to another video. So, ngayon, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano gumawa ng healthy baby food. So, ang tips na ito is more on purees. Hindi po siya BLW or yung pagkain na nabibiling ready-made. Hindi po siya ganon, guys. Bali, ginagawa ko siya ng mano-mano, oo. Gumagawa ako ng sarili kong recipe ng baby food. Napaka-healthy niya, guys, kasi sinasamahan ko siya ng mga gulay. So, if you are interested on that topic, please make sure to hit the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming next video. By the way guys, my name is Rose Mayoral at ito ang aking baby girl, si Roxette. At yung isa doon naglalaro, o si Ken, yun yung aking firstborn. So, simple lang naman guys yung recipe na isi-share ko sa inyo. Napakamura niya lang din at healthy para sa ating mga babies. First ingredients guys na kakailanganin natin is yung rice flour. Siguro lahat naman tayo alam natin yung rice flour, di ba? Actually, may nabibiling rice flour sa mga supermarket at meron din naman siguro sa palengke. Bali, ang pagkakaalam ko, ang bili ng asawa ko ng rice flour na ginagamit ko is 56 pesos. Napakasulit ng 56 pesos kasi ilang, siguro inaabot kay baby nyo ng 1 month. Dahil inuunti-unti ko lang din naman kasi siya. Bali, isang scoop lang nun. Dalawang scoop lang nung rice flour at isang cup nung tubig ang ginagawa ko. So, bali ganito siya guys. Para mas maintindihan nyo, yung rice flour guys, ganito siya. Tapos, kukuha ako ng scoop. Yung scoop ng sa gatas ni baby, yun yung ginagamit kong pang scoop doon din sa rice flour. Bali, isasama ko siya sa isang cup ng tubig. At ang ginagamit ko guys na cup, yung cup ng sa rice cooker, yung sa pangsaing guys, yun yung ginagamit kong cup. Isang punudo ng tubig, tapos dalawang scoop ng rice flour. Yun yung pinapakuluan ko habang ini-stir ko lang siya lagi para hindi siya magbuo-buo guys. Huwag nyo siyang hayaan na kumulo lang ng kusa na hindi nyo siya ihahalo kasi magbubuo-buo siya pagka hinayaan nyo lang siya. So, kailangan nyo siyang haluin hanggang sa maluto siya. Then, after yung maluto yung rice flour, after nyo maluto yung rice flour, pwede nyo siyang haluan ng carrots, pwede kayong maghalo ng patatas, kamote, or kalabasa, mga ganun guys, or sayote, pwede nyo siyang haluan ng mga ganun. Pero, ang gawin nyo, i-separate nyo yung pagluluto nyo, huwag nyo siyang isasama doon sa rice flour. Ako, sa case ko, ang ginagawa ko guys, sinasapaw ko siya sa kanin. Para diba tipid na sa gas. Kasi, alam mo naman, kailangan natin magtipid. So, ayun. Ang ginagawa ko, sinasapaw ko siya sa kanin. Tapos, after na sobrang lambot na niya, saka ko siya dudurugin kasama na yung rice flour na niluto ko. At, para mas maging malasa siya, nilalagyan ko siya ng isang scoop ng gatas ni baby. So, mas ma-attract si baby kainin yon dahil meron siyang lasa nung gatas na iniinom niya. So, napaka-healthy nun guys ha. Isipin nyo, hindi mo siya, kasi diba pag below 1 year old ang baby, bawal natin silang bigyan ng may sugar at saka may salt. So, kaya ganun ang ginawa ko. Nag-isip ako ng ibang paraan para mapakain ko si baby ng healthy na pagkain. Ganun ang ginawa ko, guys. Kasi, yung rice flour kasi, yun din yung ginagawa ng mga nanay natin noon na nilalagay sa gatas, yung pero hindi siya ganun kalabnaw ang pagkakaluto ng rice flour. Ang ginagawa ko kasi, yung para siyang
purist na kanin. Ganun siya, guys. Ganun yung itsura ng rice flour na niluto pagka niluto mo na siya, pinakuluan mo siya ng medyo matagal. Tapos, yun lang. Ganun lang siya, guys. Ganun lang kasimple gawin yung baby food na binibigay ko kay Roxette every day. At pinapakain ko sa kanya yun every 11 ng umaga, tapos alas 5 ng hapon. Kasi dalawang beses ko lang siya pinapakain sa isang araw. Hindi ko siya pinapakain ng gabi, guys, kasi mabigat siya sa tiyan, kasi nga kanin siya. Mabigat siya sa tiyan at pwedeng mag-inarate or umiyak ng umiyak si baby sa gabi. So that's it, guys. Yun lang po yung tips na maibibigay ko sa inyo. Sana may nakuha kayong knowledge about sa pagkain na pwedeng yung ibigay sa inyong mga baby. So that's it, guys. Thank you. Bye!